No, nandito tayo sa MB Empress of Asia na Wings. So sa Wings makikita natin ang EPIRB. So ang EPIRB, sabihin na emergency positioning indicating radio beacon. So during emergency o abandoned ship, dinadala to ng duty officer kung kanina naka-assign papunta sa ating lifeboat. Then i-activate nila once na nag-launch na sila or nag-abandon ng ating barko. Or kaya ito yung nandito din sa labas para kung sakaling hindi na siya madala at nag-abandon na ng barko, ma-activate ito once na lumubog na ang barkong inyong sinasakya. Then ito ay gyro compass repeater. So gyro compass repeater ay located din sa ating port side or port wing. So meron din to sa loob ng ating bridge at meron din sa emergency steering gear room. So pasok nyo sa bridge. Ito na. So ito ang ating gyro compass. So repeater din to. Then dito tayo sa ating engine console. Engine remote control system. So dito, ito yung telepono na ginagamit para makontak ang mga taga-engine room. So meron ditong direct. Direct ito sa engine room. Meron din namang pwede kayo tumawag sa iba't ibang akomodasyon dito sa ating barko. For example, tatawagan nyo si Kapitan. So idadayan nyo ay 30. So tatawagin nyo naman si Chief Engineer sa kanyang kabina. So 34. So next, dito naman ang ating engine throttle. So kapag ganito naka-stop engine, then 1 kick ahead, so lilipat na siya sa dead slow ahead. Then 1 kick ahead, slow ahead. Then 1 kick ulit, so half ahead, then full ahead. Then, ang nav pull, yan ay once na kayo ay navigating na sa open seas. So, ganun din. Pabalik. So, sa astern, so stop. Then, that's slow astern. Slow astern, half astern, full astern. Okay. So, sa ibang barko, hindi na ganito. So, medyo luma na yung ating equipment dito sa Empress of Asia. Iba, digital na. So, pipindutin nyo na lang yung mga button. Next ay itong ating steering gear. So, sa ating steering gear, syempre nandito ang timon. So, dito, for example, so, yan ang midship area. Makikita yung arrow sa gitna. So, kapag nag-command si kapitan o opisyal o pilotong ng starboard 10, so, yung timonel, dadalhin sa starboard 10 yung arrow. So, yan. Ito na siya. Then, pag midship, so, syempre, sa, babalik nyo sa 0. Then, port 10, so, syempre, dito lang magpakabila, dadalhin nyo sa 10 ulit. Then, midship. So, yung ito, indicator to para sa timonel. So, mga opisyal, dyan tumitingin sa rudder indicator. Ayan. So, isa pa dito. For example, nandito ka na si starboard 10. Then, i-re-report mo sa opisyal o kay kapitan na starboard 10 rudder, sir. Then, titingnan mo iyong gyro compass kung gumagalaw na, ibig sabihin kumakagat na yung binigay na command sa ni kapitan na starboard 10. Then, kapag pinamidship na niya, so, syempre, dadalhin mo ulit sa 0. Then, iintayin mo yung command niya. For example, umaandar tong gyro compass natin. So, hintayin mo yung command niya kung saan mo i-steady ang ating course. For example, dito sa lumber's line na ito, nakalagay ay steady mo yung course mo dapat sa 260. So, bago mag-260 dapat, or kapag itong 260 yung ito ay nandito na sa linyang ito, so, dapat steady na dyan yung iyong kurso. So, hindi ka nalalampas ng malaki or hindi ka naman magkukulan ng malaki. So, para magawa yon, so, for example, pandar pa to ng pandar papunta dyan. So,
So kukontrahin nyo na papuntang port side yung inyong kurso para mabawi nyo yung o makuha nyo yung exact na 260 yung binigay sa inyo ni Kapitan. So ito ang ating weather fox meal. So dito natin makukuha yung mga weather forecast na ating gustong malaman during our voyage. So syempre dapat yung frequency, then yung isa-set dito, so for example 1282, so dapat yun yung frequency doon sa area kung saan kayo dadaan o naroroon. Sa bama may ma-set nyo sa nakasanayan yung frequency, kagaya dito sa Asia, tapos kayo naman nasa Amerika, so useless lang yung inyong pagkakakuha ng inyong weather forecast sa Weather Fox Meal. So ito naman ang ating GPS. So yan, so lahat lang naman ang ating equipment dito ay patay. Then next is to ang ating master clock and slave clock. So dito ina-adjust ang ating orasan. Once na kulari ay lumipat na tayo ng GMT. So for example dito sa Pilipinas, GMT minus 8. Then pagdating natin sa area ng Japan, so mag-a-adjust tayo ng isang oras. So dyan lang i-adjust yan. So nag-a-adjust niyan, malimit ay si Tresero Official. So ito naman ang ating marine sextant. So sa ating marine sextant, so ganyan lang naman. So ito naman yung ating control panel or control panel light. So dito makikita mo yung mga ilaw or navigational lights natin. So for example dito, so kapag naka-off, yung syempre patay. So meron kasing dalawang bumbilya sa kada navigational lights. So iseset mo yan dito sa number 1 para maset yung nasa taas na bumbilya ng ating navigational lights sa starboard side. So for example, lahat dapat nasa number 1 para synchronize. Then mag-aalarma ang navigational light na yan once na nabusted yung ilaw o napundi. So kapag nabusted yung ilaw na yon, so syempre papatayin muna, din papalta ni machinist. Then a duty din ni second officer, every duty o kaya kada alas 12 ng tanghali papalta naman niya, ililipat naman niya yan sa number 2 lahat. Okay, so ito ay ang forward mast headlight. Yung mast headlight natin dito sa aft. Then itong ating stern light, starboard light, then port light. Okay, so ito ay ginagamit lang during navigation. So kung tayo nasa puerto o nakaangkurahe, so syempre lahat ng ating mga navigational lights ay patay. So kung tayo na may nakaangkurahe, siyempre patay ang ating mga navigational lights, ang ating anchor light ang ating bubuhayin. So ang anchor light natin ay located sa ating forward and aft mast. Okay? So, makikita niyo all round white light. So dito naman sa gilid, ito yung mga ilaw natin dito sa ating akomodasyon o sa deck area. So for example, bulk carrier tayo, nakaangkurahe o nasa puerto, so kailangan bubuhayin natin lahat ng ilaw para magliliwanag ang ating barko. So makikita nyo rin dito yung steering gear number natin. So for example, ngayong araw ang ginagamit natin ay steering gear number 1. So start lang yan. Then kapag magpapalit tayo yung steering gear motor, so dapat i-start muna natin si number 2 bago natin i-stop si number. So next ito ang ating Navtex receiver. So ganda yung itsura. So sa ngayon naman ay mas bago-bago naman yung itsura na. So next ay dito tayo sa ating VHF. So ang ating VHF ay very high frequency. So commonly, lagi siyang nasa channel 16. So ito ay sinauna ng VHF. So yung mga bago ngayon, so ipindutin mo na lang yung channel 16. So ito, then yung 1 and 6, channel 1. Then channel 6, so para mapunta siya sa channel 16 dito. Then kukunin nyo si handset, pipindutin si PTT para makapag-broadcast kayo ng distress, urgency at
safety messages. So, pwede din siyang maging ship-to-ship communication saka ship-to-shore or shore-to-ship communication. So, ito ang gyro compass. So, sa gyro compass natin, kung magsasay tayo, kukuha tayo ng bearing. So, for example, ito ay lighthouse, itong poste ng kuryente. So, merong shadow pin dapat dito sa gitna. Ganyan. Then, i-align nyo silang dalawa. Pag magka-align na, kukunin nyo kung ano ang bearing niya dito. So, for example, ang bearing ng lighthouse ay 215. So, ililista nyo yun, tapos ipa-plot nyo sa plotting sheet. So, next, for example, meron pa dito isang lighthouse kayo napansin o building. So, kukunin nyo ulit dito sa gitna, sa shadow pin, i-align nyo, then kukunin nyo yung bearing. So, for example ulit, yung second bearing nyo ay 180. Ayan, so, at least nakadalawa na kayo, pwede na kayo makakuha ng fixed position using LOP. Kukuha tayo ng bearing sa dalawang lighthouse. So, una, ito ay compass rose nga pala ang tawag. So, sa bilog na to, makikita nyo sa chart, compass rose. So, sa ganito, makakakita lang kayo ng compass rose ay sa paper chart. Sa EGDIS, wala nang ganito. Tatapad nyo sa 310. Dulo. Ito na lang. Then, dadalhin nyo dun sa gitna. Sa point sa gitna. Tatapatin nyo. Then, para sure ball, itapad nyo dito sa kabilang dulo. Then, kapag align na siya, then, ito ay i-slide nyo lang papunta dito sa buya na to o lighthouse or kung anumang object ang inyong no-observe. Then, guguhitan nyo na dito. Then, next, yung 290. For example, lakuha natin ito ng 290. Dadali nyo naman dito yung inyong parallel ruler. Kagaya kanina, 290. Then, sa gitna, itapad nyo dito sa kabilang dulo para pantay. Pantay na, dadalhin nyo na ulit itong kabilang part ng ruler doon sa inyong observation. Then, guguhit ulit kayo papunta rito. So, kung ano man yung pinagtagpuan ng lighthouse na to, saan ang lighthouse ito, kapag ganito, so, yun yung position nyo. So, yun yung LOP.